Pampanga ay sinailalim na sa state of calamity. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Idineklarang state of calamity sa Pampanga dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng nagdaang kalamidad at ng habagat. So all barangays makakagalaw na ho nito, and municipal level, yung mga calamity funds natin, magtulutulungan na ho tayo. Sa tala ng Office of the Civil Defense, aabot sa 794 na barangay sa Central Luzon ang apektado ng pagbaha. Halos 9,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Halos 600 million pesos na rin ang naitalang danyo sa agrikultura. Patuloy ang rescue operation ng otoridad sa ilang residenteng natrap sa kanilang bahay sa San Simon, Pampanga, na apektado ng pagbaha. Sa ilang parte ng bayan, halos abot na ng baha ang bubong ng mga bahay. Ayon sa MDRRMO, nananatiling isolated ang mga barangay ng San Pedro, Santa Cruz, San Nicolas, San Miguel at San Juan dahil sa lagpastaong baha na epekto raw ng pag-apaw ng Pampanga River. Posible raw na abutin pa ng 1 linggwang baha bago humupa dahil walang aagusan ng tubig. Naghahakot na naman kami sa isang barangay namin. Ililipat po namin sa mga evacuation center namin. Tumataas nga po yung lubog, sir. Tsaka yung mga bata kasi, sir, nagkakasakit na. Kaya nililipat na po namin sila. Sa Candaba, pilit nagpapakatatag ng mga residenteng apektado ng pagbaha ang kalsadang ito sa barangay Pasig. Nagmistulang lawa sa taas ng antas ng baha. Hindi natin mapipigilan yan kasi gawa ng dilubyo yan, tubig eh. Apektado po kasi sa kabuhayan na, ng mga kabaryo namin. Mataas ang level ng baha dito sa Sitio Lalalaun, Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. Kaya wala nang anumang sasakyan ang maaaring dumaan dito sa kalsada. Ang kanilang mga sasakyan ipinarada muna sa mga matataas na lugar. Nananawagan ng mga residente ng relief packs. Walang hanap buhay. Yung mahirap mag-tricycle dahil wala sumasakay, dahil lubog, halos lubog. Kung Pasig, lubog eh. Pero banda ron, bangka, halos bangka yung ginagamit. Dahil sa eskwelahan ng Pasig, mataas. Mataas ang tubig. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.